So, tapos na kayo pag-usapan si Carlos Yulo at ang kontrobersya ng nanay niya. Punta tayo sa next topic, ugaling Pilipino at ang totoong definition ng suporta. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na kasama ako sa mga nagse-celebrate sa pagkapanalo ni Carlos Yulo. Magiging iba ang tono ng content na to. Hindi bitterness, pero hindi rin bullshit. Habang sineselebrate ng mga Pinoy ang panalo ni Carlos, napaisip ako, sino nga ba ang talagang sumuporta sa kanya? Ano nga ba ibig sabihin ng salitang suporta? Pag-usapan natin ng isang bagay na madalas nating mapansin. Bakit nga ba maraming tao ang sumusuporta lang kapag panalo ka na, pero wala sila kapag nahihirapan ka pa? Gamitin natin ang storya ni Carlos Yulo, ang gymnastics idol ng Pinas, para mas malinaw ang punto ko. Part 1, ang mga unang hirap. Nagsimula si Carlos Yulo sa napakaraming pagsubok. Alam nyo ba, bukod sa sakripisyo ng pamilya niya, kinailangan din niyang humiwalay sa dati niyang coach at dumating pa sa point na kinailangan niya mag-train mag-isa. Noong mga panong hirap na hirap siya, konti lang talaga ang naniniwala at sumuporta. Training pa lang, pondo, at pati na rin pagkilala. Struggle talaga. Part 2, ang breakthrough. Fast forward tayo sa 2019, nung nanalo si Carlos ng gold sa World Artistic Gymnastics Championships. Biglang kilala na siya ng lahat, naging viral ang pangalan niya at lahat gustong maging parte ng success niya. Parang overnight, ang dating tinatawanan at hindi pinapansin, naging hero agad sa mata nila. Lalo pang dumami ang mga self-proclaimed supporters ngayong 2024, nung nakuha ni Carlos Yulo ang historical win sa pagkuha ng 2 gold medal sa Olympics. Grabe, di ba? Lahat nag-celebrate, ang daming support galing sa iba't ibang tao. Pero isipin natin, bago siya manalo, ilan nga ba ulit ang tunay na naniwala at tumulong sa kanya? Sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kapitbahay, sa mga kaklase, sa gobyerno. Sino nga lang ba yung totoong sumuporta? Part 3, mga kwento natin. Isipin nyo ngayon, ilan sa mga kaibigan nyo ang pinagtatawanan at kinu-question nyo ngayon dahil sa mga pinili nilang passion? Photographer lang yan, hindi yan uunlad. Kanta siya ng kanta, hindi naman siya mukhang artista. Puro siya painting. Di naman siya magaling. Puro ka basketball, wala ka naman mapapala dyan. Marami sa mga tao ngayon ang pinagdududahan ng kakayahan. Pero pagdating ng panahon na magtagumpay sila, yung mga taong tumatawa sa kanila noon, sila din yung magsasabing proud na proud sila na kaibigan nila ang taong yun. Parang gusto nilang sumali sa mga kasikatan, pero hindi kasama sa buong journey. Meron pa nga dyan mga kamag-anak na wala naman talagang pakialam sa buong taon at dekada ng paghihirap mo. Pero kapag nalaman nilang successful ka na, may magandang trabaho o malaking negosyo, bigla na lang silang magpapakilala at magpapasikat na kamag-anak mo sila. Parang kabote na sumusulpot pagkatapos ng ulan. Part 4, ang tunay na definisyon ng suporta. Bakit kaya tayo ganito, no? Ang totoo, madalas nagpapakita lang ng support ang mga tao kapag sure na ang tagumpay. Parang bandwagon lang, di ba? Madaling sumuporta kapag panalo na kasi wala ka nang kailangan i-risk eh. Sure win na. Pero ang tunay na support, nandyan ka kahit nung panahong naghihirap pa siya. During the struggles, dun kailangan ng support. Hindi after the struggle, kung kailan may result na. Aanin mo yung support kung tapos na ang gera. Kung tayo ay nandyan sa bawat takbang ng kanilang journey, sa bawat pagsubok at tagumpay, only then can we truly say that we support and uplift each other. Sana ang kwento ni Carlos Yulo ay maging wake-up call sa ating lahat. Na huwag tayong manghamak ng mga baguhan, na matuto tayong magtiwala at sumuporta sa mga taong nag-struggle pa lang. Higit sa lahat, ang pagsuporta ay hindi sa tagumpay lang nangyayari, kundi sa bawat araw ng determinasyon at walang sawang pagpupursige. What are your thoughts? Share it sa comment section. Pag-usapan natin yan.